nga palang short video na to is about to dun sa pros and cons netong Suzuki Gixxer after ko siya magamit ng mga 6,000 plus kilometer na siya. Dito sa video na to, itatackle natin yung mga na-experience ko, yung mga ups and downs nitong motor na to. Yan. So nakikita nyo, ito na yung total odometer niya, 6,618. So ito yung honest review ko sa kanya, no. Okay, dun muna tayo sa mga pros niya. Sa engine at saka dun sa hatak ng motor, talagang siguradong hindi ka mapapahiya dito kasi malakas siya. Kumbaga sa ano, may power talaga siya. Tsaka ang plus ko dito sa engine na to, although maliit siya tignan, kakain lang siya ng oil niya ng ito, 850 ml. So konti lang siya sa oil, pero imagine 150cc ang displacement niya, no? Tapos 850 ml lang yung sa oil. Para sa akin, plus to. Then, etong technology na to, etong SEP technology, eto, okay sa akin to, dahil sa SEP technology, ang pagkakaalam ko, less fuel, pero great performance. Kumbaga, kahit konti lang yung nakukonsume niya na gasoline, pero hindi niya i-compromise yung power at saka performance nitong motor na to. Yan ang mga apps sa akin dito sa FI model. Then ito, syempre, yung decals niya. Ito, isa to sa mga nadagdag sa 2018. Then, ano pa ba? Ito. Itong disc brake niya sa likod. Yan, isa yan sa mga nadagdag sa 2018 model. Tsaka yung kanyang ito, itong panel niya, lahat ng kailangan information ng isang rider, kumbaga nandito na. Isa to sa reason kung bakit ko siya kinuha. Marami akong pinagpipilian dati, pero dahil dito sa full LCD niya, kaya ako siya, ito yung isa sa mga reason kung bakit siya binili. Yan. Yan. Sa headlight, yan. Yung sa design ng headlight niya, kung mapapansin nyo, yung pang unique siya sa akin. Yung kadalasan yung iba kasi bilog, tapos oval. Siya kasi parang ito, may horn siya na dalawa. Ito, at saka ito. Yan, parang na yan yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Then dito tayo sa portion na to, yung pagkakakat ng tank. Yan, yung sa pagkakakat ng tank. Yan, kung mapapansin nyo, kung dito kayo medyo angat dito, diba? Then kinat dito, magkabila yan. Yan, diretso. Tapos pagdating dito, yan. So kung inalapat nyo yung legs nyo, yan, saktong sakto yan. Yan yung isa sa nagustuhan kong design sa kanya. Then syempre yung isa rin is yung upuan. Ito. All the single seater, single seat siya. Yan. Pero yung iniisip ko kasi din dati yung sa pinion seat, yung sa angkas nyo. Ito, medyo malaki nga siya. Ayan, malaki siya. Lapad. Kumbaga yung back ride nyo is hindi hirap or hindi ko konti yung nauupuan niya compared dun sa mga ibang motorcycles na ano, ganito na lang. Ayan, halos konti na lang yung nauupuan. Yun. Tsaka ito, yung grab bar niya, okay naman. Yan.
Ayan siya. Then isa pa sa nagustuhan ko rito, bukod dun sa performance, design, sa seat, itong telescopic fork. Yung shock nya, ayan, malaki siya compare sa ibang motorcycle, compared dun sa Raider Gixxer tsaka GSX-R150. Sa Gixxer malaki. Ito isang plus sa akin. Syempre yung disc brake, although lahat naman ng ano ngayon naka disc brake, pero naka dual piston siya ng Vibre. Yan. Okay. Tapos isa pa nga pala sa ano, sa mga nadagdag dito sa FI na to, is alam ko yung parang carb is isa sa mga nadagdag dito sa FI model na nilabas ng Gixxer. Alam ko yung carb type mula nito. Ito siya. Ang alam ko rito, tilt sensor to, na pag humiga yung motor mo, halimbawa, nasemplang ka, or wag naman, basta humiga siya. Dahil dun sa tilt sensor na yun, mag-auto shut off yung engine mo. So, mag-off siya. Hindi mo na kailangan pang habulin para mag-kill switch ka. Ganon. Basta, alam ko, mga lagpas 45 degrees siguro na turn. Ngayon, basta pag humiga siya ng ganon, mag-off siya. Yun yung purpose nun. So, isa yun sa mga apps na nagustuhan ko rin dito sa FI. Then, punta tayo sa cons. Kumbaga sa cons naman niya, ang hindi ko lang nagustuhan dito sa model na to is yung una, itong kill switch. Yung kill switch niya kasi, para siyang dito, may lagpas-lagpas ng konti. Tsaka, ayun to, kung maririnig mo, very plastic siya. Plastic siya. Parang cheap siya talaga. Money piece. Kumbaga, ayan. Tapos, second lang na hindi ko nagustuhan is itong fuel cap. Ayan. Sa fuel cap, guys, explain ko lang, no. Sana ginawa na lang nila. Kumbaga, iba-iba naman ng tayo ng trick or gusto. Pero para sa akin, ang hirap kasi pag ganito. Halimbawa, eto, papagas ka, nilapag mo. Yan, paano kung nawala, diba? Or may ginagawa ka, nilapag nyo, na misplace nyo, yan, nawala. Sana, ang ginawa na lang dito is yung hindi ganyan lang siya. Ayan. Yung nakapix na siya. Then, pag isasarado mo siya, nakaganyan. Then, pag magpapagas ka, susi mo lang, angat lang na gano'n. Ganyan. Yung dibalik lang siya na gano'n. Yun yung isa sa hindi ko na gustuhan dito sa Gixxer, yung fuel cap. Okay, guys, regarding nga pala dito sa fuel cap, yan, maraming Gixxer owner ang may issue about this. Pag malakas ang ulan or pag nagwawash ka ng MC mo or ng motor mo, ingatan yung mababasa ito. Nang okay lang naman mabasa, pero yung wag naman sobra-sobrang dami, kasi may tendency na pumasok dito yung tubig sa may susian mismo, then yung tubig papasok doon sa fuel tank mo, then magugulat ka, tumatakbo ka, bigla kang na lang mamamatay ng engine, dahil isa yun sa nagiging issue. Yan, dito siya dumadaan, yan, sa may susian mismo. Then dito sa loob kasi meron yan drain, may butas yan dito. Minsan natatakpan yun
So pagka nagkakaroon ng stuck dito yung tubig, ang tendency kinakalawang. So dapat pag naglilinis kayo nito, check nyo lagi yun or pupunasan nyo tong gilid. Yan. Tapos may napansin lang ako about dito sa MC ko. Ito, itong part na to. Ito yung isa sa mga cons niya. Ayan. Dito wala. Ayan. Ang lakas siya. So pag umupo ka naman, hindi naman siya malog. Pero syempre, pagka nano mo siya, ayan, tumutunog. Ayan. Yan yung mga napansin ko sa kanya habang ginagamit ko, no? Tapos isa rin sa hindi ko nagustuhan is hindi naman ano, pero kung naging 6, may 6 gear lang sana rito. Ito. Itong kanyang pattern. Kung makikita niyo guys, hanggang number 5 lang to. Yan, isa yan. Kung naging 6 sana siya, kung nagkaroon pa siya ng 6, perfect na to. Although wala naman perfect tong motor, di ba? Pero up sana yung pa naging 6. Then huli kong issue rito ay yung rust problem niya. Kahit anong ingat mong maglinis, yan, rust po yan, kalawang po. Ayan, nagkakalawang. Meron din yan dun sa kabila. Ayan. Yan lang po. Pero, sa, yun lang naman yung mga hindi ko nagustuhan sa Gixxer. Ang clutch niya, malambot naman, okay naman. Pero may way pa para mas palambotin yan. Sa next video ko, ituturo kung papaano. Guys, isa pa nga palang cons nitong Suzuki Gixxer 2018 FI model is yung wala siyang kickstarter. Yan, dito dapat yon, dapat may kickstart. Pero itong 2018 model, wala siya. Yan. Importante pa naman yung kickstart kung kasi kung magka-problema yung battery ng MC nyo, malaking tulong yung kickstart dahil papadyakan nyo lang pag ni-start, makakatakbo na kayo. Sa FI, hindi ganon. So, pagka wala na yung, alimbawa, nagka-problema yung battery nyo, biglang na dead siya, ganon. Hindi nyo na magagamit tong push start nyo. Useless na. Yan. E kung may kickstart sana. Yan, kung may kickstart sana, okay. So, guys, isa yan sa mga cons nitong, yan, ng Gixxer 2018 FI model. So, guys, ayan, no, nasabi ko na yung pros and cons nung motor na to, ng Suzuki Gixxer 2018 FI model. Base dun sa experience ko sa kanya. Biruin nyo ang 6,000 kilometer na plus yung tinakbo nitong motor na to. So, yun, dun sa 6,000 na yun, yun yung, kumbaga, enough reason para ma-review ko siya ng tama at saka kung ano yung mga na-experience ko. Yan. Okay guys, kung nagustuhan nyo po yung aking video, aking ginawang video about the sa pros and cons nitong Suzuki Gixxer 2018 FI model, sana po mag-like kayo, like nyo po yung video ko at mag-subscribe po kayo sa channel ko. Okay guys, marami pong salamat. Hanggang sa susunod po na video. Okay po, thank you.